sa barangbayan center dito sa Saudi kasi dito may mga monthly bills din ako na kailangan bayaran, yung mga load natin, internet na magbayad tayo. Mabuti nga ngayon nagpapasalamat ako dahil hindi na nila ako inuobliga talaga na on time magbayad kasi dati talaga on time talaga pag lumagpas ka ng isang araw nagtitext agad yan sila, may message ka kaagad na matatanggap na nagpapa-remind ng bills mo. Pero ngayon parang dati kasi first week eh, ngayon ano na two weeks na ng buwan, so ngayon lang ako pupunta doon, wala na silang mga message, siguro naintindihan nila after ng COVID, diba, na parang yun na yung pakonsuelo nila sa mga customer nila na kasi ako naman talaga nagbabayad naman talaga ako buwan-buwan. So ngayon lang nadidili kasi syempre dili din yung sahod natin. So lahat ng bills natin dito ay dili rin. So hindi mo rin kami masisisi kasi sumasahod pa kami kaya nakapagbayad ako buwan-buwan pa rin ng mga bills natin sa dito sa ano sa Saudi. So samahan niyo ako doon, pupunta tayo ng Zain kasi yung internet natin ay plan yun, so yun ang monthly na binabayaran ko. Nakakalungkot kasi dito sa Saudi kahit sabihin na natin na open, totally nalaglag nalaglag siya. Nakakalungkot kasi kahit sabihin na natin na totally open na dito sa Saudi, pero pag alam mo yun pag makikita ko yung mga restaurants, fast food, alam mo yung pamapadaan ka tapos walang katao-tao, nakakalungkot. Dahil yung dati kasi minsan pag bumibili ka sa fast foods kailangan mo munang tumambay. Sa akin na experience ko kasi kailangan ko munang tumambay kung may kasama ko, diba, kwentuhan, tapos kwentuhan kayo, magkakape. Ngayon hindi ka naman kasi wala ngang dine-in, parang ang hirap-hirap ng sa mga negosyante, lalo na sa mga negosyante ngayon, ang hirap-hirap ng mga sitwasyon nila kasi syempre nag-uupayan sila ng monthly sa pwesto. So nakakalungkot pag open na talaga, talagang ang sarap, kakain talaga ako, upuan ko talaga yan ng ano, kakain kakain talaga tayo doon, no? Kasi parang nakakalungkot mga pangyayari ngayon. So nandito na kami sa parang expressway na Saudi, papasok. Ayan yung nasunog na LRT. Ayan, oh. Bago lang yan, magbubukas na sana that time. Bago lang yan, pero nung magbubukas na, nasunog agad siya. So ayan, oh, wala na yung mga bubong, nasunog agad. So hindi na natuloy yung ano, hindi na natuloy yung pagbubukas niya. Ayan. So kasama ko yung driver na hindi na. Ayan. Ayan ako bumili dati ng laruan, di ba? Toy. Kaka yung Baskin dyan din na. Vlog na rin natin yung Baskin. Sama-sama na yun. Stacy, Mobiley, Zain. Yan ang Manuel Market. Manuel Market. Yung Hardest, naalala nyo yung Hardest? Lagi ako dyan na nagbablog kasama yung Team PM. Ayan, ayan yung Hardest na lagi nating binablog. Yun yung Manuel Market, kaso nabuwag na yung Team PM wala na dyan Mobiley, tapos dito sa kabila is DC. Bailey, Stacy, Zain. Alam nyo, inaabot ng 11 ng gabi. Yan, marami pang nakapila dyan. Marami pang nakapila. So, yan yung minsan binibilhan natin ng coffee. Yan, sa gitna na yan. Pero yung Zain, nandoon lang sa likod. Hmm? Yung Zain, doon tayo sa likod. Hinahina mong kinfig. Sure.
Hanap lang kami ng parking. Hanap lang tayo ng parking dito. Yan parking. Yan naman yung isa. Cool. Kinta ka lang. Pauwi na kami, katapos ko lang kasi magbayad doon, di ba sabi ko sa inyo magbayad ako ng SIN. So katapos ko lang, nandito na yung resibo. So tinanong ko kasi kung magkano na lang yung balance ko kasi syempre hindi natin alam yung panahon kung gusto natin umuwi na, di ba? Umuwi na ng Pilipinas mag for good. So tinanong ko, so meron pa daw akong 900 reals na balance. So kulang-kulang na sa 11 or 12,000 na lang, so konti na lang. Konti na lang kasi ang monthly kasi nito. Ang monthly kasi na binabayaran ko ay 334 riyal, so nasa 4,000 sa Pinas yun. Ganon. So ayun. So nag-inquire din ako ng ano nila, ng internet nila na 5G kasi mabagal yung internet ko. Eh, hindi naman mabagal, good for ano lang, social media, YouTube, pang Netflix, so ganun. So nag-inquire ako ng, kasi gusto kong gusto natin i-upgrade yung ano natin, yung internet natin, kasi syempre yung mag-live stream tayo, gamit natin, syempre nagba-vlog tayo, nag-upload tayo, gusto natin na maganda yung internet natin. So nagtanong ako, meron silang doon monthly na 349 for first 3 months, 349 5G yun, ah, monthly na 349, then after ng first 3 months na 349 magiging 499. So kulang 500, kulang na lang 1 real, so 500 monthly. So hindi na rin ganun logi kasi ang ano niyan, ang ang kontrata noon good for 24 months. So meron, i-share mo sa mga may police. So ano muna tayo, ibaba muna natin yung camera kasi may police, mahal yung pinaba ko yung camera kasi may police mamaya. Kasi dito pag magamit ka ng camera, muntikan pa kami mabangga. May multa. So ayun na nga, balik tayo lang sa sa internet na na 5G. Kasi uso na ngayon yung 5G. So ayun nga, 499 a month, pero kung kunin mo yon ngayon, 349 for first 3 months. 5G na yon. So hindi na logi. Good for 24 months na babayaran mo yon. So kung i-share mo yon sa mga karumit mo, punti na lang babayaran mo. Yung parang makalibre ka rin ng mabilis na internet. Kasi nga, nag-YouTube tayo, magla-live stream tayo para hindi putol-putol, okay yung live stream natin. Hindi ba? So, ayun, ang bala ko naman kasi na ipaputol na lang yung bill ko na sa iPhone ko, paputol ko na lang sa ililipat doon sa 5G na may kasi siya, may device siya na malaki. So yun nga, sabi nila pang gaming, pang live stream, okay siya. So tanungin ko muna kung sino ang magiki-share sa atin at kukuha tayo. Pero nagdadalawang isip din ako kasi nga baka nga maisipan ko na mag for good baka sa December or sa next month, hindi ba? Hindi ko alam din. So, hindi ko alam kung kukuhanin ko ba. Pero 2,000 lang naman na halaga noon. Pero pag sabi nila, pag hindi mo, ayaw mo na, bayaran mo yung remaining balance. So, parang ganun. So, babayaran ko yung remaining balance. At magagamit naman daw yun sa Pinas pag ipapa-open line mo. 5G yun na. So, ayun. So ayun, pauwi na kami. So traffic, medyo traffic.
ang dal-dal ko. Ito na yung ano ko, ito na yung mga bill natin monthly. So, kung nga pala mag-subscribe na kayo sa aking channel, kasi like and share mo na rin. Kasi every month, end of the month, mamimigay tayo ng 10-100 regular loads sa ating Facebook page na Charlie TV. Kaya mag-subscribe ka na sa aking channel. Then, i-follow mo yung ating Facebook page na Charlie TV Vlog. Yung pangalawang second channel na, second page natin na yung Charlie TV Vlog. I-follow mo yun dahil doon ako magpo-post kung paano ka makasali at makatanggap ng 100 load every month na giveaway natin. Kasi syempre kaka-hit lang natin ng 10,000 subscribers. Mag-give back naman ako sa inyo. Sa pasasalamat ba? Siyempre kasi nandun kayo, nag-support kayo lagi. So, i-follow nyo na ang ating Facebook page at tumambay kayo doon minsan dahil magbibigay ako ng mechanics paano ka makasali sa ating pag-giveaway. So, congratulations sa mga nanalo nung nakaraan. Nagiging 13 na winners yun dahil nagbigay si Sir ng ano, si Sir Dave Monte Carlo ng ano, ng dalawang tigwa 150 na load, regular load ha, 150. Yung isa nga 200 ang niload niya dahil wala daw 150. So, at saka si Rodan nagbigay din ng 100 na load. So, 10 yung sa akin. So, dalawa, tatlo yung sponsor, nagiging 13 lahat yung nanalo. So, congratulations sa inyo. Naka-post yun sa ating Facebook page. Kaya puntahan niyo na, i-follow niyo na yung ating Facebook page dahil yun nga, mamimigay tayo ng load doon. So, nakalimutan ko pala, wala nang pagkain yung pusa ko. So, bumili ako nung ano, nung pagkain ng pusa, ayan o. Ayan, kasi nga, wala na silang pagkain. Alam mo na, sa isang buwan, nakadalawa, takatatlo ako nito. Lakas nilang kumain kasi lumalaki na sila. Lakas nilang kumain. So, ayan, tag 30 reals. So, bye-bye. Kasi bala ko kasi, pag payagan ng airplane pag umuwi ako, dalhin ko yung pusa ko sa Pinas. Kasi may nakita akong kasamahan ko na dinadala nila yung pusa nila sa Pinas pag magbakasyon sila tapos balik. Siyempre, hindi ko na babalik yun dito sa Saudi. Doon na yun sa Pinas. Ayan o. Fish flavor. Bye!